Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna sa langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong taglayin. Alleluia. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay. Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng, Ina ng Diyos. Ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoong Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga tayo bumabaling sa Kanya sapagkat Siya ang ating lakas at kaligtasan. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri
sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Nung mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan nyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Huwari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyong itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya ring naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao.
Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat, kayo'y isang lahing hinirang mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ng Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko, hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin po ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng pasasalamat. Kaya nga tayo dumudulog kay Jesus sapagkat tanging sa pamamagitan lamang niya makararating ang ating mga alay at panalangin sa ating mahabaging Ama sa langit. Kaya't bilang isang sambayanan, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po ng sinasabi sa atin ngayong linggong ito. Sa katunayan, mula pa nung Lunes hanggang ngayon, iisa ang diwa ng Ebanghelyo natin ngayon. Iisa ang diwa ng mensahe ni Jesus Nazareno para sa atin. At ang sinasabi sa atin ngayon, kaya ka siguro pinagsimba ngayong linggo, lalo na dito sa Quiapo, ang gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Mukha ba siyang nag-aalala? Mukha bang hindi pa natutulog yung katabi mo? Kaya ayan, ngayon na siya matutulog. No? Dahil masyadong nag-aalala. Mukha ba siyang hindi makakain? O mukhang masyadong marami ang nakakain? Kasi minsan pag nag-aalala ka rin, minsan yung iba hindi makakain. Yung iba naman, kain ng kain. Doon binabaling ang pag-alala. No? Mukha ba siyang natatakot? Dahil nga sa dami ng inaalala sa buhay? O mukha siyang nakakatakot na? Anong kinakatakutan mo? Anong bumabagabag ngayon sa isip mo? Anong mabigat na alalahanin mo ngayon sa buhay? Baka kaya kahit galing ka sa malayo, pumunta ka rito sa Quiapo para dumulog sa mahal na pong Nazareno dahil marami kang inaalala sa buhay. Dahil bigat ka na sa buhay. Dahil litong-lito ka na sa buhay. Kaya ka siguro pinagsimba ngayon. Gusto niyang sabihin sa iyo diretso, huwag ka masyadong mag-alala. Huwag ka masyadong mabalisa. Huwag kang masyadong matakot. Ano ba talaga ang pinanggagalingan? Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, tayong mga tao, sala sa init, sala sa lamig. May iba, balisang-balisa kasi walang pera. Pag nagkapera ka naman, balisang-balisa ka din kasi di mo alam, baka manakawang ka. Ano ba talaga? May iba, nag-aalala kasi walang trabaho. Yung iba naman siguro, kaya nandito ngayon, sobrang alala sa trabaho. Stress na stress ka na. Saan ka ba talaga nag-aalala? May trabaho o wala? May pera o wala? Sapagkat may mas malalim pa tayong tunay na kinakatakutan. May mas malalim pa tayong pinangangambahan sa buhay. At yun yung gustong palitawin ni Jesus Nazareno sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Ang tagpong ito po, mga kapatid, sa Ebanghelyo ay sa huling hapunan, sa huling gabi ni Jesus dito sa lupa. Animoy
Siya'y iaalay na sa krus, kaya iiwan na niya ang kanyang mga alagad. Binabasa natin ito sa konteksto ng muling pagkabuhay sapagkat ganun din ang hinahanda ni Jesus sa kanyang mga alagad. Di ba natatandaan nyo, nangulila sila nung namatay si Jesus, tuwan-tuwa sila, bumalik si Jesus at muling nabuhay, pero matapos ng 40 araw, aalis na naman si Jesus. Kaya hinahanda na niya yung kanyang mga alagad dahil iisipin ng kanyang mga alagad, iiwan siya, iiwan sila, mangungulila sila. Yun daw ang mas malalim na pagkatakot ng tao, ang isipin at akalain niya, nag-iisa lang siya. Di ba mas mahirap yun? Natatakot ka na may sakit ka, natagpuan mo may sakit ka, tapos pakiramdam mo, nag-iisa ka. Ang dami na ngang pagsubok sa buhay, ang dami na ngang paghihirap, wala ka pang kakampi. Hindi mo na nga matapos-tapos lahat ng suliranin, wala ka pang mapagbalingan. Yun ang mas nakakatakot. Kaya nga siguro iba sa atin, nandito ngayon, gusto natin bumaling kay Jesus sa sareno dahil pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Tayo lang ang pumapasa ng lahat ng ito sa buhay natin. Ngunit gusto rin sabihin sa atin, hindi lang huwag kang matakot. Ang gusto rin sabihin sa atin ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nangungulila. Hindi ka walang kakampi. Narito si Jesus sa sareno. Sa katunayan, sabi nga niya, ako'y babalik sa tahanan ng Ama. Minsan nakala natin, ito ay sa kabilang buhay, sa langit. Lalo na naririnig natin ang pagbasang ito sa misa sa mga lamay at patay at libing. Opo, ang pinakahantungan natin lahat ay sa langit. Ngunit, ang tunay na tahanan ni Jesus sa sareno ay ang puso ng Ama. Kaya nga paulit-ulit si Jesus sa sareno, ako at ang Ama ay iisa. Ako ay suma sa Ama. Ang Ama ay suma sa akin. Sapagkat ang ugnayan sa Ama ni Jesus sa sareno, ang tunay niyang tahanan. Ulitin ko po, ang ugnayan ni Jesus sa sareno sa Ama, sa puso ng Ama, ang tunay na tahanan ni Jesus sa sareno. Ngayon naiintindihan ko na, hindi nyo ba napansin sa mga ebanghelyo? Walang permanenteng tahanan si Jesus dito sa lupa. Hindi nyo ba napansin yon? Hindi ho ba nung pinanganak siya? Saan siya pinanganak? Sa kuweba. Kung saan pinapakain ng mga hayop sa Bethlehem. Lumalaki pa lang siya para silang palaboy. Kailangan nilang pumunta sa Ehipsyo. Hindi sila makabalik sa Jerusalem. Nagpunta sila sa Nazaret. Paiba-iba ng tahanan si Jesus sa sareno. Kaya nga nung paglaki niya, pagkatapos sa Nazaret, nung nangangaral na siya, saan siya nagpupunta? Sa Kapernaum, sa Betania, sa Jerusalem, sa mga baybayin, sa lawa ng Galilea, sa bahay ni San Lazaro, ni San Pedro, palipat-lipat. Hindi nyo ba napansin? Kaya nga, di ba yung mga alagad, tinanong siya, saan po kayo nakatira? Ano sabi ni Jesus sa sareno? Mabuti pa ang mga ibon sa langit may pugad. Ang mga hayop may lungga. Pero ang anak ng tao, wala man lang masilungan at mahigaan. Kaya nga hanggang sa kamatayan, saan nilibing si Jesus sa sareno? Sa hiram na libingan. Hindi pa rin kanya. Sapagkat hindi dito sa lupa ang tahanan ni Jesus sa sareno.
ang tahanan niya ay ang puso ng Ama. Doon siya nakakakita ng tunay na kagalakan at kalakasan sa puso ng Ama. At ang mabuting balita, mga kapatid, sabi nga ni Jesus sa Sareno, isasama ko kayo, ipaghahanda ko kayo, sapagkat doon din ang tunay nating tahanan sa puso ng Diyos Ama. Kaya pala, hindi rin tayo lubos na mapanatag dito sa lupa. Kaya pala parang namamahay pa rin tayo dito sa mundo. Dahil hindi naman pala talaga dito kung hindi sa puso ng Ama. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, tayo'y pinili ng Diyos. Tayo'y isang angkan ng mga saserdote. Tayo'y para sa Diyos. Kaya pag tayo'y nagpupunta rito, gusto tayong isama ni Jesus. At hindi lang tayo isasama ni Jesus pag namatay na tayo. Araw-araw, pwede tayong isama ni Jesus sa puso ng Ama. Araw-araw, pwede tayong damayan ni Jesus upang mahanap natin ang tunay na kahulugan at kalakasan sa buhay. Kaya mga kapatid, naririto tayo ngayon dahil tinawag tayo ni Jesus sa Sareno. Gusto niyang sabihin sa atin, huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. At ang panghuling gusto niyang sabihin, magtiwala ka sa akin. Sumama ka sa akin. Sapagkat ang tunay nating tahanan, ang tunay nating pinaglalakbayan ay ang puso ng Ama. Ang puso ng Ama, nandoon ang kalooban ng Diyos. Kamusta ang buhay mo ngayon? Ito ba'y naayon sa kalooban ng Diyos? Baka kaya marami kang inaalala, kaya marami kang kinakatakutan, kaya parang balisang balisa ka, baka malayo na sa kalooban ng Diyos ang tinatahak mo sa buhay. Ang puso ng Ama, punong-puno ng katotohanan, pagmamahalan, kapatawaran. Ang puso mo rin ba, puno ng katotohanan, pagmamahalan, at pagpapatawaran? Baka kaya bigat na bigat ka at pakiramdam mo nag-iisa ka dahil nalalayo na tayo sa puso ng Ama. Sa misang ito, ito yung panawagan sa atin ni Jesus sa Sareno. Gustong gusto niya tayong isama araw-araw, hindi lang sa pagkamatay natin, hindi lang sa huling hantungan natin, kahit araw-araw, maaari tayong manahan sa puso ng Ama. Opo, mga kapatid, minsan ng iba sa atin, parang ayaw nang umuwi sa bahay. Kaya nga siguro iba sa inyo, dito nagpupunta eh. Kasi pag-uwi ka sa bahay, nag-aaway-aaway lang lahat. Iba siguro sa inyo nga, parang ayaw mo nang bumalik sa bahay kasi may mga nagtatampuhan, may mga hindi nag-uusap. Pag-uwi mo sa bahay, ang daming reklamo. Pag-uwi sa bahay, ang tahi-tahimik. Kanya-kanyang kwarto. Kanya-kanyang inaalala. Pero huwag kang mag-alala sapagkat narito si Jesus sa Sareno. Iyahatid niya tayo sa tunay na tahanan kung saan tatahan tayo, kung saan makahanap tayo ng kapanatagan at kaliwanagan sa buhay. Bumaling lang tayo sa Kanya. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito,
Tumingin po tayo sa ating mahal na Poon at magdasal tayo. Mahal na Poong Jesus sa Sareno, salamat po. Bagamat kami maraming kinakatakutan sa buhay, bagamat minsan pakiramdam namin nag-iisa kami at wala kaming mapanigan, naririyan po kayo. Sinasabi niyo po sa aming lahat, huwag mabalisa, huwag matakot, huwag mag-alala. Sinasabi niyo po sa amin ngayon, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Mahal na Poong Jesus sa Sareno, araw-araw, samahan niyo po kami. Ang aming desisyon, ang aming ginagawa, naway maihatid kami sa puso ng Ama. Sapagkat ang puso ng Ama, ang siya ring tahanan mo. Ang puso ng Ama, doon namin mahanap ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng buhay. Kaya nandito kami ngayon, Jesus Nazareno naming mahal, sapagkat kami nananalangin, huwag mo kaming iwan, samahan mo kaming lagi, ihatid mo kami lagi sa puso ng Ama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin hingin sa Kanya. Ngayon lumalapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relyoso at diakono, patuloy nawang nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panglahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagugulumihanan, nakararamdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba nating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya
upang makamit namin ang iyong kaharian, kung saan siya'y nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, dinadala ni Jesus Nazareno ang ating mga dasal at alay sa puso ng Ama. Buksan natin ang ating mga puso at manalig tayo sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus patungo sa Ama. Kaya nga sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng kabanal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Because
sa takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong puntulong sa ating simbahan. Maraming salamat po sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Huwag tayong matakot. Huwag natin isipin na tayo nag-iisa sapagkat si Jesus Nazareno ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Isinasama niya tayo tuwi na sa puso ng Diyos Ama. Manalig lagi tayo at sumunod sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesus, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at patuloy na magtiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.